Guys, at sobrang kalat na naman dito. Yung mga halaman dito na hindi na uulanan at hindi na babasa sa ulan, ililipat ko sila doon. Kasi nasilip ko yung mga ibang ano, kagaya ng mga yung arrangement na yon. At saka yung arrangement na yon. At saka yung arrangement na yan. At saka yung nananggaling sila doon sa taas. Ay medyo nandidilkado na at yun nga, araw-araw na naulan dito sa lugar namin. So, ang mangyayari ngayon, yung babad sa ulan doon, ililipat ko rito sa may bubong. At yung mga nandito sa may bubong, ang ilalagay ko doon. So, ayan, pakalat-kalat sila dyan. Ito dito guys, sigurado naman namang sigurado naman akong safe sila dito kasi nga may pabubong tayo dyan. So, yung iba hindi ko pa na-check. Mag-check, mag-iikot pa tayo mamaya. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Nagtanggal na rin, naka-ano na rin ako, isang, naka-ilang ano na rin ako guys, naka-ilang ganito na rin ako ng mga dry leaves. Kailangan nating magtanggal ngayon ng dry leaves guys kasi basang-basangan sila sa ulan. Delikado na pamamahayan sila ng peste. So ayan, tanggalin natin. Ayan. Padami ng padami. Padami yung mga naninilaw na dahon. Pero parang ano naman, parang di pa naman ako gaanong nag-aalala kasi yung mga naninilaw na dahon naman guys nasa upper button daw, nakakahiya yung nasa pinakailalim yun na nga, i-English pa kasi hindi naman marunong yung pinaka sa ano button leaf ba yun, yung pinaka sa baba yung kagaya nito guys, ayan o, nagdidilaw siya ganyan, tapos kusa na lang silang nalalaglak. Yun ang pinagtatanggal ko kanina pa. So, tuloy-tuloy na muna natin yung gawa, guys. Hindi pa ako kontento sa sa lagay nilang yan kasi nang dahil sa mga dahon-dahon nila, nagbabanggaan sila. Hindi sila puno, pero yung sa taas kasi nga lush na yung mga dahon nila. Nagbabanggaan sila. Meron na ako ilang dahon na natanggal ng paglilipat-lipat ko. Kaya dahan-dahan lang. So mamaya ulit guys, babalikan ko kayo. 24 hours later. Hi guys, good afternoon. Good afternoon to everyone. Ito ulit ang inyong Ate Ai Vergara and welcome ulit sa ating channel. Ngayon guys ay July 16, hapon na. At magmula pa kaninang umaga, medyo marami-rami na rin akong nagawa dito sa ating garden. Pero halos hindi ko na video kasi minamadali ko na sila kasi uulan na naman. Ano na guys, siguro isang linggo mahigit ng ganito ang panahon, yung weather natin. Ayan. Ngayon medyo mahina pa lang yung ulan pero yung kahapon tsaka nung isang araw, sobrang lakas talaga. Nawala ka talagang magawa. Sabagay, may trabaho naman ako. Kaya sa gabi, lumalabas ako at sumisilip-silip. Yun nga, wala tayong magawa dahil sobrang lakas ng ulan. So, kaninang umaga, guys, meron akong mga niligpit. Pinagbubunot ng mga halaman. Parang nandidelikado na sila. Nag-arrange ako ng konting nag-swap ako ng mga halaman guys doon sa nauulanan tsaka dito sa mga hindi sa lugar na hindi nauulanan, pinagpalit-palit ko sila. Tapos yun nga, at nanguha din ako ng mga dry leaves. Tapos ano pa ba, basta marami akong nagawa. Tapos nagpahinga ako, nananghalian lang ako. At tawag nito, balak ko na sanang magtuloy-tuloy yung gawa. Kaso lang, umulan na naman. Hintay akong tumila, pero hindi na talaga siya tumitila. Parang ganyan lang.
Papansin, nakikita nyo ba guys? Kikita nyo ba yung ulan? Ayan siya. So ngayon, siguro kahit yung basura na lang liligpit natin. Kanina, yung sobrang kapal na ano, kapal ng ruby necklace doon. Ayan na siya. Pwede na natin siyang ano guys, pwede na natin siyang gawing ano. Ano ba pwedeng mangyari dito? Ayan, ang dami. Tapos, ano pa nga ba? Yung halos lahat, dry leaves ng dry leaves. Tinatanggal ko na sila guys, kasi ang dry leaves, kapag hindi mo siya tinanggal, doon titira yung mga insects or aphids. Yun, mga ano. Yun yung pagmumulan ng ano, pagkamatay ng halaman natin pag hindi natin sila tinanggal. Tapos babad sa ulan. So ngayon guys, binabala ko man pumunta doon, lumipat doon sa ilalim ng tent para maglipit ng basura. At siguro, gusto ko na rin bawasan yung ruby necklace doon sa ating jacuzzi. Dahil ang kapal na talaga nila guys. Kawawa yung ibang halaman, natatabunan na talaga. Ito guys, parang gusto kong ano, itanim sa hanging pot para ayun, lipin siya. Parang ganun guys. Ayan, dalawa. Ito. Ito yan. Ruby necklace din yan. At guys, pagpasensyaan nyo na yung ating naka, ano, lumilipad-lipad dyan na rain. Ayan. Kasi nga po na, ano, puro panay ulan araw-araw. Ayan, pag tuwing pumapasok ako sa trabaho, minsan nagre-raincoat ako. Kapag walang hatid sundo. Ayan. Ayan guys, yan din yung mga plants na ano, medyo nandidelikado na, kaya ang ginawa ko yan, nagtatanggal ko na sila. Chili nga ating mga dahon na pwede nating ipropa. Ayan, marami rin ako nakuha niyan kanina. At itong ating si Rose Cabbage na talagang ngayong season na to guys, dito ako pinahirapan ng todo-todo. Ano na guys, nakalimang pots na ako ng ano, imbricata or rose cabbage. Lima na. Kaya parang wala na akong ano, wala na akong gana. Wala na akong, parang ayoko nang mag ano, magtanim ng ano, ng rose cabbage. Dahil maganda siya guys sa winter. Pagdating talaga ng ganitong season, dito ako pinapahirapan. Kaya kanina, nung makita kong medyo nag-yellow-yellow na yung ibang dahon nila. Kasi yung lima guys, wala na talaga. Dire-diretso na. Tuloy-tuloy na yun. Wala na. Wala ka naman pa ginabagan pa. Pero eto kasi, ano, baka pwede pa sabi ko. Kaya binunot ko. Tapos kagaya nito guys, yung stem niya itim na eh. Kaya tinanggal ko lang yung okay-okay pa na part. Pati yung stem niya, tinanggal ko yung pinakamaitim, yung may itim-itim. Ito na lang yung natira. Kaya tingnan natin kung mabubuhay sila. Ayoko na muna silang itanim ngayon kasi yun nga, panay ulan. Ayaw nila ng ulan. So, ang gagawin ko ay ano muna. I-air dry muna natin silang ganyan. Baka mas okay pa silang ganyan kasi itanim mo sa ganitong panahon. Yun, at saka yung mga dahon. Pagdasal natin na sila ay mabuhay ulit. Mag-propagate tayo para kahit pa paano eh bumawi naman tayo dun sa mga namatay. Tapos ito kung gusto kong ano, i-arrangement. Ayan, hindi ko pa magawa-gawa kasi nga panay ulan. At ito guys, binilagay ko dun sa gilid ng ano, tent. Basang-basa sila sa ulan, kaya tinanggal ko na sila doon. Kasi, delikado na. Ayan, yung may mga ganyan leaves. Overwater. Ayan. Babad na babad sa ulan. Ilang araw na kasi. Ayan, yan, na-rescue ko na. Hinakot ko na sila rito. Ayan, guys. Yung bagong pwesto nila.
Nilipat ko doon yung mga nandyan dati, mga halaman, at yung nandoon ay nilipat ko dito. So, tingnan natin yung natapos nating ginawa. Samahan niyo ulit ako. So, dyan ko sila ngayon nilagay sa taas ng ating mga ayon, yung pinaka-top part ng plant rack